Pinabubuo ni House Committee on Health Chairperson ang hilingnatan ng pamahalaan ng isang independent body na tututok sa mga nakakahawang sakit tulad ng Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o yung 2019 NCOV-ARD. Ayon kay Tanong, nasabing council ay bubuin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Isa sa legislation na gusto ko din tingnan, yung sinasabi nila na dapat ang mga countries meron na silang ayahanda na National Action Plan for Health Emergencies or Health Security. Ang maituan niya ang magtutulungan sa pagpapatupad ng babalangkasin na National Action Plan for Health Security. Hindi anya dapat disaster lamang ang tinitingnan ng bansa, kaya kailangan na mayroon ding tutugon sa mga health emergency. Sa pag-akit ng bilang ng mga nagpositibo sa 2019 NCOV-ARD sa bansa at pagkasulputan ng iba pang mga sakit na marapat lamang ayon kay Tan na paglaanan ng sapat na atensyon ang health security sa Pilipinas. Iko-convene mo yung different agencies, and then ito yung isang body na magpre-prepare kapag dumarating o paghahandaan once na merong ganito na nag-emerge na mga sakit. Ipinagtanggol naman ni Tan ang Department of Health sa mga batikos sa mabagal itong contact tracing sa mga nakahalubilo ng dalawang Chinese nationals na nagpositibo sa 2019 NCOV-ARD. Naintindihan niya nito na mahirap talaga na magsagawa ng contact tracing. Mahirap kasing gawin yung contact tracing. Naniniwala naman ako na ginagawa nila at this time yung contact tracing. Kung mabagal, hindi ko masabi na mabagal talaga. But syempre, may nakikita din ako na mga pagkukulang like yung cascading of protocols, guidelines sa frontliners natin. Naniniwala rin ang mababatas na kaya sinasabing mabagal ang kagawaran ay dahil sa hindi pa alam ng mga nasa ground ang kanilang mga dapat gawin. Gayunman, ayon kay Tan, dapat paigtingin ng DOH ang contact tracing sa mga taong nakahalubilo ng mga nagpositibo sa bagong strain ng coronavirus sa bansa. Marami anya siyang nakuhang feedback na wala pang natatanggap na guidelines ang mga nasa field sa mga dapat gawin kaugnay sa NCOV, kaya tinawagan nito ang DOH ukol dito. Maraming nagtatanong sa akin na feedback, wala pa silang natatanggap. No, like yung interim guidelines, ang meron lang sila advisory. So, kinote ko ang attention niya. Sabi ko, baka naman hindi proactive yung mga CHDs nila or regional offices in cascading. So, I know mahirap, in a sense siguro kaya sinasabing mabagal because yung mga nasa ground, hindi pa nila alam ang gagawin. Hindi pa na-inform. Pinatitiyak din ito sa kagawaran na nakakaabot sa LGUs at frontliners ang mga mahalagang impormasyon at protocol sa outbreak ng 2019 NCOV-ARD. Samantala, pinaalalahanan ng Kongresista ang DOH na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagtatatag ng epidemiology and surveillance units, hindi lamang sa local DOH outpost kundi maging sa mga pampubliko at pribadong health facilities, pantalan at paliparan. Kinu-question din ito kung bakit may mga dayuhang nakarating pa sa paliparan ng bansa mula China, Hong Kong at Macau, gayong may mga ipinapatupad ng travel ban ang Pilipinas. Kung na-advise na yung bansa na pinanggalingan na meron na tayong temporary ban, bakit nakalipad sila papunta dito? Dapat anya na pabilisan ang pamahalaan ng proseso ng pagbabalik sa mga ito sa kanilang pinanggalingang bansa. Pabilisan ang proseso kung paano mapapabalik doon. Well, temporary, siguro, temporary leave, pwede tayo magbigay na dapat to ensure na mapapakain sila, maayos ang kanilang kalalagayan doon sa airport. But syempre, palaging hindi magiging maayos siya, very uncomfortable. But at least, no, para naman hindi masabi na pinapabayaan natin yung mga Chinese nationals. Maghahain naman ng panukala ang mababatas para sa supplemental budget ng DOH upang magamit sa panlaban sa bagong sakit. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.